Magandang araw po mga boss at sa mga tropa nating hiniti dyan na laging nanonood. So ngayon po ay kami ay balik sa gawaing bukid sa pagkukopra, pagniniyog. So yan yung kasama ko, nangangawit na si Samuel. So kami po ngayon ay nandito sa bundok uli sa dati naming kinokopra. So ngayon po ipapakita namin sa inyo yung step by step na style o yung labanan namin dito kapag nagkukopra, kung paano yung hatian namin sa may-ari, saka yung hatian namin ng mga kasama ko, yung pong partihan kapag naibenta na yung kopra. So kami po dito ay ngayon ay dahil pag ganito mababa yung presyo, kami dito ay 60-40 o kaya mo naman ay 50-50, pero pa-budget kami. So yung pong 60-40, 40 sa may-ari, 60 sa amin sa nagtrabaho, tapos yung budget ay nanggagaling pa doon sa mismong manager, sa may-ari ng niyugan. Tapos pag naman po 50-50 kami, o yung 50% sa may-ari, 50% sa amin, yung pong budget ay parang ganun din po nanggagaling din po sa may-ari. Dahil kapag ganito pong mababa yung presyo, ay siyempre pare-parehas lang naman yung pagod namin, yung pagbisan nalulugi din kami. So ayun po, yung step by step na ginagawa namin. Busog na busog. Oh. Ay, ito pala, nailipat mo na, no? So, yan po, mga boss, yung nangangawit. Siya yung mangangawit namin. And then, mamaya ay susundan niya nung mag-iipon. Yung maninimot, saka yung mananapas. At yung magbibiyak, saka yung mag-ahakot papunta sa kuprahan. So, dito po ay walang upahan o arawan. Ang usapan ho namin dito ay kami magkakasama. So, kung kami po ay pito na magkakasama, meron po isang nagkakawit, tapos mamaya po darating yung magtatapas sa kami mag-iipon ng niyog, sa kami maghahakot. So, kung kami po ay pito, doon po sa 50% na kalahati namin na nanggaling sa may-ari, yun po ay di-divide namin sa 7. So, ganun po dito sa amin sa Quezon. Kapag halimbawa ay kami pitong magkakasama na nagtrabaho, tapos yung laging kabayaran ng kopra ay kumbaga ay 100% hahatiin sa may-ari, 50% sa may-ari, 50% sa amin. So yun pong 50% hahatiin namin sa pito, hati-hati kami. So pare-parehas lang po yung kikitain namin nung nagkakawit, nung nagtatapas, at nung nag-iipon, nung niyog. Pare-paras lang po yung kikitain namin. Tapos yun po namang pagkain namin, minsan ay libre nung may-ari nung niyugan. O kaya mo naman ay sa amin din yung iba. Pero madalas ho ay libre nung may-ari, lalo kapag ganito mababa yung presyo. So yan po, mamaya lang ho ay darating na yung ating mga kasama. Pero kabit muna. So bago yan, mag-prepare muna tayo ng pang-almusal. So ayan, kuha muna tayo ng talong para meron tayo maulam. Sabi, dami ng talong ni Uncle, oh. Kaso hindi yata ito naabunuhan, kaya ay may abuno pala, oh. Pili tayo. Maliit. Ano? Tumba? Putol? Naputol? Natumba yung kawit. Ara, tumba lang. So yan, prepare muna tayo ng pakalmusal para habang iniintay natin dumating yung mga kasamahan ay magluluto muna para pagdating nila, kakain na lang, pwede na magtrabaho.
Isang bubig na. Lumawit na. Putol na pati. Kapalay ginuho ano? Kapalay ginuho. Galing sa tagabi ng tabi. Ito po yung aming pinakanggatungan nung koprahan. Ano? Medyo may kalayuan yung agwat niya. Kaya kahit damihan yung gatong, may basta-basta magsusunog. Kaso, hindi na nalagyan ng bubong kaya yan. Gumuho yung tagabi ng tabi niya. Ayan. Tagabi ng tabi gumuho na. Lumayat. Numayat si pinalugmok. Nasaan yung isa? Sino nagamit? Umayat na ano. Ayan, dumating na yung ating mga kasamang iniintay galing sa pagbilaw. Ayan, tanghali. Yung sala. Galing tinalapatan din ano. Oo. Ay, ito. Yan, ilapat yung. Lapat lahat. Lapat lahat ano. Sugat ah. Sugat na. Oh, yan si Rosilio. Palangka. Kargado pati ng sapin mo ano eh. Yan pa rin yung palangka mo. Mm. Parang di na may humang sapin ah. Hindi ko lang dinagdagan ito. Kala ko dati parang ito yung luwag na ikot. Hindi nga ba yung naikot? Ay, ito na nga yun pala. Pamuntot ang aking napalitan. Ayan ang putik. Ayan ang putik. Pati nag-ano ka doon? Gihila. Hmm. May nalapat. May nalapat yung ano eh. Kaya rin yan dyan. Haakutan na eh. Ipapalit. Pinapamalit. Mamamalit talaga yun eh. Mamamalit talaga. Ha? Nag-iisang buhon mo? Yan. Ganyan nakababa. Ang ganda. Ha? Gila ka mama oh. Yan anong ganda magawa. Yan anong taw-taw noon. Maka matas-tas dyan ang pain. Kung akatan. Kasi na. Pag ito'y parang bubulog. Oo. Galit to. Laging galit ay. Ikaw'y laging galit. Wala pa man akong nababalita ang kinagat mo. Pagkakaroon mo ari ay ano yan. Pag napahaba ang pahulog yung hindi makalapit. Ba, lalagyan mo dyan? Akala ko lalagyan mo doon sa gitna. Yeah, wala na naman tanggalan yan pag inatumba. Pag inabaray. Pag yan ang hihirapan. Patid. Hindi matibay ito lubi dito. Hindi kagaya nung gamit natin nung napatido sa baba. Patid kasi ipas siya eh. Baloktot na. Nakabaloktot na yung kabayo. Baloktot na yan. Yung uloy na kaano doon. Kinakagat yung bangkil. Takot na. Eh binubugang kukot. Matutumba na uli. Eh tataklob yung bangkil sa kanya. Eh baka mga tusok nung ganari oh. Aling mga sobra. Ah, kinakagat yung bangkil. Ano ba niya ito? Nag-aahon yung napatid. Oh, yari ka. Taktaka naman. Yung mga nanonood sa'yo, yung mga Tagalog media. Pare ko nga. Lagi akong pagka nakikita eh.
Sige, ikaw ito yung nakita ko na eh. Nakita kita sa YouTube. Nung nagkulay po baga ang buhok ko. Oo, nung mahaba pa ang buhok mo ano. Ay, kilala. Eh, ikaw yun. Yung nakita ko. Sana yun. Waray ko tayo sa Elias. Saka sa Busal. Nung tayo sa Busal. Ay, pisang ko po yung nag-upload nung ganun. Vlogger po yun. Kinabit na pala ni San Bilario. Papanood ka na sa bumbang sa mga sa YouTube. Sisik at hindi mong kilala. No, hindi madaming nahulog dun sa sapa, sa baba dun. Mababalagwit na naman yun. Mga 20, ayun pala isang kapit lang. Tara, silipin natin yung tatlo dito. Ano ito, mamamaka ka na lang o gusto mo maninimot ka? Saan ka? Diyan ka na lang. Sige. Ikaw na lang maa kami na lang lulumong maninimot. Taba ko naman ang gamit eh, ano. Nung nakatuklas ng vape. Matipid daw ang vape ano. Ay ngayon taba ko naman. Binilot. Mas matipid uli. Baka isang plastic ay maraming nagagawa. Magkano isang plastic? 25. O, tapos ang magagawa doon ay mga ilan? Mga 30. Ay, hindi lang. O, di nakatipid na ng 300 pesos, ano? Kung 100 ng isang kaha. Ay, pang niyogan lang naman. Tinatanong ko nga kay Pisa Marvin kung aring dalhin sa tambayan. Hindi daw. Mabilot ko pa doon, eh. Sabi ko kung aring tabako ang gamit pag nakatambay. O, halimbawa yung nakatambay sa labas. Hindi daw. Ayaw, eh. Nakahakot na daw siya eh. Isang hakot na daw. Dalawang buntun. Eh nung nakaraan dito yan eh. Hindi pa naka isang hakot. Ano isang buntun nga rin? Rin dalawang buntun. Tatlong buntun ano? Isang hakot. Eh ngayon ay ano? Sobra pa. Sa isang hakot. Ganito po dito. Binibilang na lang po namin ay yung hakot din eh. Kumbaga ang laman itong bakid ng isang ano nito ay 150 ang isang puno dito, 150 kabuo kapag ganitong baak na. Tapos doon lang namin tinatantya kung halimbawa po ang isang karga ay 500 kabuo. E di pag nakadalawang hakot dito hanggang tatlo o mga apat na hakot ay aabot na ng 500 kabuo. Tapos yung 500 kabuo po naman yun ay halos isang karga na yun, natitimbang ng mga 120 to 130 kilo kapag naging kopra. Para ka ano ah, yung nasa kong puhasil ah. May tangay na tabako. Dapat ang bilot ay malaki parang yung ano yung gadaliri yung gamit mo ng mga Chinese mga pelikula. Ano ang mga sama noon doag sipsipin ang lakas pati ng usok ang lakas ng usok noon. Kapag ganito po ay halos ito ay kapag tinaob tas puno paawas baka mga 170 kabuo yung laman ng isang hakot. Ay! Dito nga pala may luksuhan. Ay, paano kung... Mamaya pala ibubumukuli yung trapal doon sa baba. Tulda. Oo. Saan ba yun? Na doon. Sa kubo. Doon ulit ilalagay ano? Sa gatungan. Kahit wag na rin harap na rin ano. Mabanas lang lagi. Mabanas lang ano.
Hindi gumuho yung loob, ano? Pare lang, gumuho tayo kabilang tabi pala. Ayos din. Bukas na natin bububungan para hindi naman uulan. Yun. Woo! Igba. Igba. Dapat daw ay mayroong igba para malambot. Lukarin o tukyadin. O tikalin para malambot. Malapit yung mga kawayan mo. Para sa ila sa taas. Hindi binisip ang kawayan. Binisip ang pagod. Nang ano? Gagawa sa hig? Doon pumunta. Marapot daw sa kay Prady mo din nga, ilaway ka. Naghihimbay nga ako, inuusukan ako dito. Ayos na, wala na uli. Himay uli. Dumada yung mga burakan. Oo, oh, mga itak din nyo. Lagi nakakalat. Kaya pala ito hindi nahimayin. Tulo dyan sa bungad, ano? Tulo dyan sa bungad. Nakatingala pa ang ano, nasa nakapasok pa. Habang na-atras ito, napag-atras ng gatong, tutulak naman sa dulo yan. Yung dulo naman na magluluto niyan. So, ganyan po yung purpose nung tinatawag namin dibapur, yung hukay. Yan. Butas na pag-diretso yung tulak ng hangin. Tulak ng hangin yung nagpapalakas ng apoy. Kaya hindi po namin ito pwedeng gatungan ng bunot. Dahil yung bunot, maraming ano, alipato, yung apoy ay pag itinutulak ay nadikit sa niyog, madaling masunog. Ayan, tulak na tulak, oh. Silipin natin ibabaw. Pag ganyang kalakas ay, pag may hanggang, ano oras na ba ngayon? Ngayon ay 5:30 ngayon, alas 5:30 nung dinikitan ito ngayon. Mga alas 9, luto na ito. Alas 9. Kalimitan ito, mga 4 na oras lang ito, maluluto na. Hindi po kagaya ng bunot na inaabot ng magdamag kapag bunot yung gatong. Anim yung isa na. Ha? Yung anim man. Anim? Yung iyo? Ah, yung nato sa kuprahan? Yung print. Kukunin natin yun. Kasanggablaan. Kasanggablaan yung isa eh. Ayan, ganyan po kami kapag gabi na. Kapag walang ilulukad. Mga nakaduyan at naghahambugan. Pakamot-kamot. Mga hambugan ay hindi man na... Hindi po kapag gabi na tapos walang overtime, bukas maglulukad kami yung aming sala ngayon. Higilag na lang lang na, lambanog. Baka may tira doon na eh. Yaw, huwag ka't gusto. Pag naman mayroon ay gusto, ano? Nauna-una pa. Matanggi pag meron na, pero pag wala eh. Pag meron na, lalo din sa bundok. Nadalhan ay. Maganda nga pag nadin sa bundok at madalang. Ay, oo. Madalang makapag-inom.